So yun na nga, hello, what's up mga kalabs, and this is Mark Kalabs once again. So for today's video mga kalabs, let's talk about online learning application once again. Pero bagong lahat, alam ko napadaan ka lang, bago ka pa lang sa akin channel, please do like, share, subscribe, at pakihit na rin ang notification bell. Nang sa ganyan notify ka sa susunod ng mga interesting video na i-upload po natin. Especially ha, especially kung may problema ka sa online learning application. Dahil dito mo lang malalaman lahat ng sagot sa iyong katanungan. So, let's proceed. So, for today's video mga kalabs, let's talk about kung paano mawala yung access mo na nakuha ng mga agent ng online learning application sa'yo. Actually, mga kalabs, during pag-download natin ng apps, that time, nakuha na lahat nila ng contacts natin. So, paano ba ma-prevent o paano ba mawala? So, para sa mga hindi po nakakaalam, kailangan po natin, ingatan po natin yung privacy natin. Kasi in the end, ito po talaga yung titirahin ng mga agent. Okay? So, basic lang po dapat yung gawin natin. Kung ito ay para to dun sa mga wala na talagang kakayahang makapagbayad, hindi na alam yung gagawin, depressed na, meron ng nakakaramdam na ng anxiety. So, ito yung gawin nyo mga kalabsal. Click the apps, punta kayo sa storage, not allowed nyo lahat. Clear cache, clear data, uninstall. So, ang matitira na lang na makukontakt nila mga kalabsal is yung 5 or 4 na mga contact reference na hiningi nila. Ang gawin po natin doon, syempre, kausapin natin. Sila na lang yung kausapin natin, ipaliwanag natin yung side natin. I'm sure 100% maintindihan ka, especially kung mga relative lang natin to, family member. So alam nyo ba mga kalabsay, maliban doon sa basic na way, is meron pang isang paraan. Yes, meron pa. Kailangan nyo po mag-download ng apps na to, pero hindi po talaga siya advisable, hindi po recommendable. Kasi para po sa akin, itong apps na to, makukuha din lahat ng mga information, especially kung meron kang mga GCash number dyan, ETM, Metrobank. So, not advisable po to. So, ang pangalan ng apps na to is Privacy Information Apps. Okay? So, hindi ko na lang po dapat, nasa sa inyo pa rin yan, pero hindi po siya advisable, hindi po recommendable. Kasi, unang-una, itong apps na to, inaallow din natin to na ma-access lahat. Gmail, so probably, ewan ko kung bakit nasa Play Store to, pero for me, wag nyo na lang i-download. So, wag nyo na lang, hindi po talaga siya advisable, okay? Kasi, baka magka-problema kayo in the end. Gawin nyo na lang yung step one, yung basic na dapat nating gawin. Yung apps, not allowed natin lahat. So, in that way, kahit pa paano, 60% ng information is hindi nila ma-access galing sa'yo. So, meron pang isang way na ito talaga yung pinaka-very effective po talaga sa lahat. Yung pag-change SIM card natin. Kung kaya nyo po mag-change SIM card, mga kalabsal, gawin nyo. In that way, hindi ka na po nila ma-access. Hindi ka na nila makukontak. Okay? Then, yung profile natin, yung page natin, yung mga social media platforms natin, i-private natin kung kaya natin. Kung hindi naman, pwede natin yung sa settings natin, only yung makaka-access yung friends lang natin, or i-private natin, only me. So, yun lang po talaga yung mga way na dapat natin gawin kung gusto talaga natin totally hindi na tayo makontakt ng mga agent. Okay? So, particularly mga kalabsal, no, yung mga contacts natin na tinatawagan, most probably, yun talaga yung ma-stress pag nag-change SIM card na tayo. So, hindi na talaga maiwasan yan, kahit anong gawin natin, nakuha na talaga nila yung mga reference na binigay natin. Diba? So, kasi meron kumakalat ng mga fake news mga kalabsal about sa mga third party na kaya talagang burahin lahat ng information mo na nakuha ng mga all agent. Para po sa akin hindi po talaga totoo. Okay, wag po kayong maniniwala sa mga ganun. So pinakamabisang paraan po talaga
is yun na nga, mag-change SIM card ka, then private mo yung FB page mo or profile mo. So yun lang talaga yung pinaka the best way na naiisip ko. Pero hindi ko po kayo ini-encourage ha. At kung kaya nyo po talagang bayaran yung mga problema nyo sa, I mean, kung kaya nyo talagang bayaran yung balance nyo, bayaran nyo na lang. In that way, mawawala talaga stress nyo totally. But, kung hindi nyo talaga naman kayang bayaran, wala naman tayong magagawa. Magkakaproblema lang tayo ng malaki. Siyempre, family natin maapektuhan, dead man nyo na lang. As long as naka-receive kayo ng mga death threats, pangaharas, actually, kulang pa talaga yung babayad natin eh. Once na maka-receive tayo ng mga ganong mga strategies na pangaharas ng mga OLA agent. So, ganun pa man mga ka-lifestyle, nasa sa inyo pa rin kung paano nyo i-handle yung stress nyo. Again, no one, wala po talagang ibang makakatulong sa sarili nyo, kundi kayo lang. Kaming mga OLA defender is nagaguide lang kami sa tamang direction na gagawin nyo. Huwag po kayong padalos-dalos, huwag po kayong magtitiwala sa mga any third party na nag-o-offer sa inyo. Okay? Kung gusto nyo talagang maklose yung account nyo, syempre, kahit bayaran nyo through sa apps po mismo. Yun lang po talaga yung way. Huwag po kayong magtitiwala sa mga taong nagpapanggap na kayang-kayang burahin yung mga information or account nyo. Hindi po yan totoo, mga ka-lifestyle. 105% hindi po talaga yan totoo. Okay? So, ano pa ba? So, once again, mga ka-lifestyle, kung hindi mo na talaga kaya yung problema mo sa mga online dating application, i-share mo. I-share mo. Huwag mong itago. Kasi para hindi ka talaga totally makaramdam ng mental health issues. So, you have to share it with your family. Okay? Wala namang mawawala. Wala namang masama, di ba? And I guarantee maintindihan ka nila. Ano pa ba? So, I think yun lang mga ka-lifestyle. Once again, kung meron ka problema sa ulalinig application na kala mo wala na solusyon, kala mo hindi na masosolve, huwag nyo pong isipin yan. Lahat po ng problema is may solusyon. Okay? Then yung mga online lending application na yan, in the right time, lilipas din yan. Lilipas din po yan. As long as, kung hindi mo ka talaga kayang mag-change SIM card, block, maubusan din yan ng number. So disclaimer po ha, actually hindi po talaga ako totally against sa mga lahat ng online lending application, kasi kahit pa paano meron naman mga online lending application na masasabi kong legit at hindi talaga totally harass. Okay, so yun lang mga ka-lifestyle. Peace.